Marami ng panahi ang magkakapitbahay. Mula barangay, bayan, lalawigan, at sa buong Bicol Region. Ngayon ay abot na sa buong mundo. Mga kapitbahay, ito po si Raymar. Siyempre, samahan niyo po ako sa loob po naman isang oras, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Dito pa rin sa ating palatuntunan, Pagirumdum, Antis, Manikom. Dito pa rin sa nag-isang My Own TV. Dito sa programang Takala, kasama ang inyong likot, siyempre, Noli Ferrer po lamang. At magsasama-sama tayo, 12 ng tanghali hanggang alauna po ng hapon. Pag-uusapan natin dito ang mga issues ng araw, national at local, at ang mga hugot ng ating mga kapitbahay. Siyempre, dito lang sa nag-isang My Own Internet TV. Buong bansang nagbibigay sa vision walang kapitan, sa vision kapitbahay. Ito ang bagong TV, My Own Internet TV. Kapitbahay mo! Mga istorya na may kwenta, takala, sigurado may leksyon na makukuha, takala, masustansya at sinintama sa timbla, takala, balansyado sa pagdiskutir sa mga napapanahong isyo, ini ang takala ni Nolive. Magandang hapon na naman po. Magandang tanghali po sa lahat. Ito na naman po tayo, live na live dito sa My Own Internet TV. Yan, hindi lang basta TV ang bagong TV. Siyempre, ito ang My Own TV. Yes, ito po ang inyong lingkod sa programa Takada. Ito po ang inyong kaibigan kahit saan, kahit kailan. Noli Ferrer po lamang. Kasama natin dyan sa technical ang muy guapito, muy simpatico. Oh, hindi ko lang kung totoo. Habulin! Ayan, habulin na yan. Habulin. Ah, si Terence. Terence, magandang tanghali sa'yo. At dyan sa office, ang nag-iisa. Nag-iisa daw naman. Si Pearly Shell, magandang tanghali. Nakakain na po ba kayo? Magandang tanghali na po, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang tanghali world, ang ating mga kababayan, mga Pilipino na nasa ibang bansa ngayon na naghahanap buhay. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, sama-sama na naman tayo dito. Kwento-kwentuhan na naman tayo. Kung ano mapagkwentuhan natin, sige lang. Mag-message lang po kayo dito sa atin para basahin natin yan. At makumusta natin ang ating mga kababayan. Kung may birthday ngayon, happy birthday na lang po! Oy, at condolence dun sa mga na mayapa na. At happy anniversary sa may mga anibersaryo ngayong araw na ito at sa mga darating pang araw. Kumusta na po dito sa probinsya, dito sa Bicol Region, mula po dyan sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Ayan, kumusta? Kumusta dito sa tatlong distrito ng Albay? Ang 1st District, 2nd District at 3rd District. Ang mga magagaling na congressman. Kumusta na po kayo lahat? Kumusta dito sa Legazpi City? Live na live po tayo dito sa Cefilan Building. Dito po ito sa my old Albay District. Ha, Legazpi City. Malapit lang po kami dito sa City Hall, sa Capitol, sa St. Gregory Parish Church. Dito po ito sa may... Ha? Sige, punta po kayo dito kung gusto nyo pumasyal dito.
ay pwede po yan. Yan. Ah, kumustahan na lang po muna tayo. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta na kay Ma'am De Salina at si Colaine? Ano ito? Bernarte. Hoy, nanonood siya ngayon. Si Imboy. Si Imboy, si Manager Bert Orense. Bernarte. Sige, sige, sige. Sama-sama tayo. Kwentuhan. Ano yung mga napagkwentuhan natin? Nung mga kahapon, napagkwentuhan natin itong mga militanteng grupo na gumagamit ng mga kabataan. Na napakalungkot naman, pati mga kabataan nire-recruit ng mga ito. At yung public forum dyan sa Malinaw Albay, dyan yan sa 1st District, yung sabungan na araw-araw na lang may sabong. O binawalan na po mag-araw-araw ang sabong. Ay kasi naman na illegal na yan pagka araw-araw. Ibig sabihin yan ay illegal yan. At dito po, yung reklamo dyan sa dyan sa Bakakay Albay. O APEC! Naku ha, APEC! Kayo na naman ang sikat! Sikat na sikat na naman kayo! At isa pa sa pag-uusapan natin, napapanahon na po ba na ipa-drug test ipa-drug test ang mga opisyal ng gobyerno? Maraming gusto niyan na ipa-drug test ang mga opisyal ng gobyerno. Dapat lang. Baka mayroong mga addict dyan. Kami nga dito sa broadcast ay nagre-request ako na ipa-drug test din itong mga announcers, mga reporter, ang mga nandito sa broadcast industry. KBP, ano kaya kung ipa-drug test na natin ang ating mga kasamahan para malinis na ang mga broadcaster ay walang addict. Yung addict dyan na broadcaster, anong magandang gawin dyan? Sige, pag-uusapan natin yan. Dapat daw ba? At dito sa eleksyon, sa local eleksyon, kung mayroon man, dapat ba na ang kandidato ay nakapagtapos na pag-aaral? At least a college degree? Ganun na ba yun? Samantalang sa atin dito sa Pilipinas, basta marunong ka magsulat, marunong ka magbasa, taga dito ka sa Pilipinas, residente ka ng kung saan ka magkakandidato, ay pwede. Bakit ngayon gusto ni Alejano, ni Kalbong Alejano, yung sa party list, Magdalo party list, gusto niya yung daw mga magkakandidato at least lamang college degree. Ano na yan? Wala na ba kayong magawang magaling dyan? Sa darating na mga panahon, siyempre, ang mga tao sa atin ay nakapagtapos na ng pag-aral. Marami pa sa atin mahirap na hindi pa makapag-aral ng maayos. Tsaka na siguro yan. Huwag na muna yan. Kung mayroong eleksyon. Sige, sige. Okay. Unahin na muna natin itong issue dyan sa may Bakakay Albay. Oy, APEC! Panawagan po ito sa inyo. APEC! PEC! 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 Masama ba yun? Hindi. Kala ko masama yun. Hindi ko gagawin yun. Ma'am, attention! Diyan sa APEC, ang tagapagsalita dyan si Ma'am Coral, yung dating mayor ng Tiwi Albay. Ano po ang masasabi nyo dito, ma'am? Mga sir, dyan sa APEC, Albay Pawek, Albay Power and Energy Corporation, APEC, Albay. Ano itong mga nababalitaan namin? May mga reklamo na naman. Kala ko ba wala nang mga magre-reklamo? Ang OIC manager nyo dyan sa Bakakay Albay, mukhang hindi marunong. Ipa-seminar nyo muna kung paano ang maging manager.
Mukhang walang alam itong si Ma'am Joanne Banyares. Ah, totoo ba ito, Ma'am Joanne? Open po ang aming linya dito sa 0905-137-3323. At dito po sa Smart 0938-417-2697. Pwede po kayong magpaliwanag tungkol po dito sa mga reklamo dyan sa bill ng kuryente, dyan sa baka kay Albay. May alam ba itong si Ascertain Joanne Banyares, OIC ng baka kay Albay? Ang reklamo po, ha? Ang reklamo, hindi marunong makipagtungo sa mga consumers. Ano ka ba, Ma'am Joanne? Dapat marunong ka makipag-usap sa mga konsumidores ng APEC. Kasi iyan po, dyan kayo nabubuhay sa mga binabayad niyang mga yan. Ang sweldo nyo ay galing dyan sa binabayad ng mga yan. Yung mga may resibo, ha? Kasi po kayo dyan, ang gusto nyo, hingin yung original na resibo. Eh bakit po hingin nyo yung original na resibo na iyan po, ay file iyan ng mga consumers natin. Para po pagka hinanapan o kayo po hindi pa nakapagbayad, ito yung resibong binayaran. Binayaran na po namin yan. Bakit iyan nakapatong pa dito sa sinisingil nyong napakamahal? Naku ha. Bakit nyo pa ipapatong yan? Eh kayo nag-i-encode dyan sa opisina nyo. Pagka binayaran na yan, dapat nakalagay na dyan, paid. O di wag nyo na ipapatong na isisingil nyo pa. Ay kalukuhan yan, binayaran na, sisingilin nyo pa. Nangyari din sa amin yan. Alam nyo kung magkano yung mga previous na mga binayaran namin? Buti na lang, nakatago, nakafile ang mga resibo. Eh kung hindi, ay kung inanod na binagyo, na baha, nasunog, nawala, eh ba, sisingilin mo pa ba yun? Naku, kalukuhan nyo dyan sa APEC. Eh mga timawa pala kayo dyan, ha? Mga timawa kayo dyan sa APEC. Ha? Gusto nyo, singilin nyo pa? At hihingin nyo yung original na mga resibo? Eh paano kung wala na nga? Binagyo. Oh, ano pa? Eh di ba bayaran? Naku, patong ng patong. Ang dami ng ipinapatong na mga bayarin dyan sa kuryente. Ha? Nasa consumer daw ang problema, sabi nitong OIC manager na to. Naku, may alam ka ba manager dyan sa trabaho mo? Sana marunong ka makitungo sa mga consumers. Naku naman. Sabihan mo na lang sana na, sige po, ipa-follow up natin yan. Tingnan natin sa record. Ganun yan. Hindi yung sasabihin mo, kasalanan nyo, winalaan nyo eh. Ulol! Bakit ba? Ay nako. Sana naman, ha? Sana naman, ayusin nyo. Naka-record na yan. Kami nga, hinanap namin yung mga record. May bayarin pa po kayo dito. Ito po, naku, ang laki. Mga 60,000 pa. Ha? 60,000? Saan kami kukuha niya? Di hinanap namin yung mga resibo. Buti na lang. Nakatago. Ayun, puro alikabok na nga eh. O, nakuha namin. Ito po. O, tsaka lang sinabi, bayad na pala. buti na lang nakatago. Paano yung mga hindi nakapagtago ng mga resibo? Ha? Nawala. Kinain na ng daga, ng inipis na. Ha? Paano na yun? Di babayaran, automatic babayad ka kasi walang record. Sana naman, naka-record yan dyan sa inyo. Di ba, may kaputol yan na resibong yan? O ito yung bayad na. Pipirmahan doon nung collector. O ito, bayad na po ito. Ayun, nakalagay doon, paid. Ang problema lang, kung yung mga collector nung una ay hindi nilagyan ng paid at ifinay lang doon at hindi naman iniremit yung pera, ay di pa paano.
Eh di madudubli ka ng bayad niyan. Ay pambira tayo nito. Uso na po ang computer. Eh i-encode nyo na dyan. Para pag-click nyo, anong pangalan? Anong address? Ha? Ano pong address mo? Ito, pangalan, address. Ito yung account number mo. Ito. Pag-clinic ng ganyan. Ayan, tinawanan ka. hindi makikita. Diba? Hindi ibig sabihin, babayaran na kaagad. Kayo dyan sa api ko. Bakit kayo ganyan dyan? Sana naman, sandali po sir, yung reklamo nyo na malaki ang babayaran nyo, ayusin po natin, titingnan natin kung kayo po ay bayad na. Di titingnan doon kung bayad na o hindi pa. Ngayon, pag na-find out nyo na hindi pa sir, pasensya na po, hindi pa po talaga kayo bayad. Ito yung resibo. O kumpleto pa, hindi pa naputol yung pagkabayad na po kasi, ito pinuputol, ito binibigay sa inyo. Ngayon, pagka hindi pa, nandito pa rin ito, ayun, babayaran nyo po yan. Automatic, magbabayad naman yan. Mahirap ang walang kuryente kasi. Di ba? Lahat tayo ngayon, di kuryente na. Ay, pag-charge mo ng cellphone, ay kuryente na yan. Di ba? Kung puputulan nyo, walang tao puputulan nyo. Ngayon, bawal na yan. Pumutol kayo ng walang tao doon sa bahay. Bawal yan. Lalo na kung kinuha nyo ang kontador. Kaya kayo po mga nakikinig ngayon at mga nanonood dito sa My Own TV. Tingnan nyo po kung sino ang magpuputol ng inyong linya ng kuryente. Picturean nyo ang mukha niyan at kung ano ang ginawa diyan sa kontador nyo. At pag kinuha yan, pwede nyong ireklamo yan na ninakaw niya. Kasi po, yung kontador na yan ay pag-aari na po yan ng consumer. Binayaran yan. Binili niya yan. Ha? Kasi pagka wala kang kontador, hindi ka bumili, hindi ka pwedeng kabitan. Ay wala pala kayong kontador, hindi kayo kakabitan. Kaya bibili kayo. Kaya sa atin po yan. Hindi pwede nilang kumpiskahin yan. Ha? Kaya kayong mga abusado dyan sa api. Naku, ang dami na rin abusado dyan. Kala mo naman kung sino na. Hindi naman lahat ng mga empleyado ng api kay ganyan. Siguro itong si Asertin Joan Banyaris lang na ito, ang hindi lang marunong makipagtungo dyan sa mga consumer dyan sa Bacacay Albay. Kaya pakiayos lang po ha? Pakiayos lang po dyan sa APEC. Panawagan po dyan, APEC! APEC! Pek, 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 pek! Ayusin nyo! Nyo, nyo! ha? Ikaw, Ma'am Joan, sana makausap kita. Sana mapuntahan kita dyan sa Bacacay para maturuan kita kung paano makitungo sa mga consumer. Ha? Huwag mong babastusin. Nasasabihan mo, kasalanan nyo. Winala nyo eh. Ulul. Grabe ka naman. Hindi naman dapat kayo mag-record nyan. Kayo ha? Sige, sana makita kita, mapuntahan kita para mapaliwanagan kita kung paano makitungo sa mga consumers. Kasi diyan ka kumukuha ng kinakain ng pamilya mo. Diyan ka kumakain. Yung kinakain mo galing diyan sa mga consumer na yan. Di ba? Sige. may comment daw. Sige nga, basahin natin itong comment. Yun. Sabi ni Imbol, tama po dyan, sir. Di marunong makipag-usap sa mga konsumidores. Kita nyo na yan. Hindi marunong makipag-usap sa konsumidores. Pambira. 3 years na po daw na update yung mga binayaran. Binayaran ko ngayon. Hinahanap sa akin yung original OR, official receipt. Ano po ibibigay ko po ba? Wag mo ibibigay. Isirox mo lang. Kasi pag binigay mo yan, wala ka ng record. O kung Xerox man na sa'yo, Xerox yan.
dapat ang original na resibo ay nasa consumer po yan. Kasi pagka siningil ka, ito, original resibo ko, bayad na ako, isampal ko kaya ito sa'yo? Ha? Ganyan niya, pwede mong sabihin ganyan. Pagka siningil ka pa na, binayaran mo na. Pagka medyo sasabal-sabal pa itong Ma'am Joanne Bañares na ito, isampal mo. Ha? Sampalin mo ng halik. At 3 years na, hindi pa na-update ang system? 3 years na, di pa daw na-update. Ayun! 3 years na, hindi nyo pa na-update? Ilang taon kayo dyan? Eh, kahit ilang minuto, kaya mo ma-update yan eh. Ipa-encode mo. Wala ba kayong IT dyan? O hiramin nyo muna itong IT namin dito na magaling para ma-update kayo. O, 3 years na po, di pa daw na-update yung mga binayaran. Yung mga binayaran ko. Ngayon, hinahanap sa akin ang yung original na OR. Naku. Paano nga kung nasunog? Paano kung kinain na ng, ano, ng daga? Kinain ng ipis, binagyo, nabasa. O, nabubura. Pati yung mga resibong yan, nabubura. Diba? Tingnan mo mga resibo ngayon. Yung mga, ano lang, yung, ano nga yan, nasa cash register na gano'n, ano? Nabubura yan eh. Ha? Ilang buwan lang, burado na yan. Hindi mo na yun mabasa. Pero yung mga original na OR, ha? Official receipt na yan, eh, hindi mabubura kung sinusulat yan. Original yun. Huwag nyo bibigay ang original na resibo nyo. Kasi, pag binigay nyo yan, wala na kang record, ay may karapatan naman kayong singilin na naman ng mga tinamaan na lintik na yan. Oh, huwag nyo bibigay. O, gusto nyo, papicturan mo lang sa kanya. O, picturan mo. Ayan, o, picturan mo, i-report mo dun sa opisina mo na narito sa akin ang official receipt na to. Diba? O, babasahin natin ang mga comments dito. Ito talagang apik na to. Nabubuisit rin ako dito eh. Dapat ito, ibalik na sa Aleco. Kasi nilalakad na rin yan para maibalik sa Aleco. Kaya massive ngayon ang kanilang paniningil. Kasi gusto nang ibalik yan. Wala naman. Tingnan nyo, ang laki ng utang. Utang dito, utang doon. Ha? Utang. Utang. Ay, grabe. Wala namang kakumpetensya. Nag-iisang electric cooperative. Nagka-utang-utang, nagka-litsi-litsi. Naku, naglubo. Humawak ang mga pare. Lumubo ang utang. Kung sino-sino humawak, lumubo ang utang. Ginawang private. Ito. Ito ang problema. Yung mga utang, yung mga bayarin na binayaran na, ay nawawala yung mga resibo, sinisingil pa. Ay, naku tayo. Mga tinamaan kayo dyan ng timawa talaga. Walang pumapasok sa akin. Bakit kaya itong cellphone ko? Walang pumapasok na naman, oh. Late na naman. Ha? Buti pa dyan sa inyo. May mga nababasa ba dyan? Kasi itong cellphone ko, ano ito eh? Uunga-ungang cellphone. Ha? Galit sino? Si Joanne? Sige. Sige, basahin ko yung mga mensahe ng ating mga ano. Kasi itong uunga-unga kong cellphone. Bakit naghahang lagi ito? Ipa-update ko kaya ito? Paano ba mag-update nito? Dalhin ko dun sa Oppo o sa Patola. Hmm? Reset? Reset yan ano? Kasi naghahang. Hindi ko malaman kung bakit ganito itong cellphone kong ito. Wala na. Hindi na. Nakaano na naman. Wala na. Hindi na. Ayun. Sige. Basahin ko itong... asan ito? Three years. Galit sa akin. Galit sa akin na bakit daw ibibigay ko Xerox. Gusto niya daw original. Ha? Ako at pinapagalitan. Ay, bakit mo pagagalitan yan? Ay, kanya yan. Binayaran na niya yan. Original na copy ng resibo, dyan yan sa mga consumer. Bakit hindi pumasok sa akin dito talaga? Ang original na resibo po, ha, para maintindihan mo, Ma'am Joanne Bañares, Xerox lang ang dapat sa inyo.
Kasi pag binigay ang original, may karapatan na naman kayo na singilin yan. May kopya kayo niyan. Di ba? Nung una nga puputulin yan. Ito yung sa'yo, pipirmahan ng collector. Dati may collector pa ngayon sa opisina nagbabayad. Kasi yung collector medyo na nadidemonyo rin. natitintaran pagka dala-dala ang pera. Sa sobrang pangangailangan, masabi na hold up. ganyan yan eh. Huwag mong ibibigay ang original. Pag pinapagalitan ka, pagalitan mo rin. Bakit? Ikaw lang may karapatan magalit? Nabayad na ako? Naku, kayo ha. Sige, isabihin mo dyan kay, Embol. Huwag mong ibibigay ang original na OR. Ibigay mo Xerox. Picture nila. Yan. Para ikaw ay may record ka. Sila ang mag-ano dyan. Kaputol niyan eh. Di ba? Naku. Pinagagalit nyo na naman ako. Buti na lang pinatatawa ako nitong kasama ko rito. Kung hindi, atakihin ako nito eh. sige ha. Kaya kayo, yung mga may reklamo po dyan sa APEC. Pek! Ha? Ayusin nyo naman. sige, at kakausapin ko yung ano dyan, yung operation manager dito sa APEC. Dati na i-interview ko dati yan eh. Kaibigan ko dati yan eh. Nagpapatawag yan ng press con eh. Ngayon, kaaway ko. Puro palpa kasi. Sige ha? Ilalakad ko ito kay ma'am, itong kay Juan Banyaris na to. Sasabihin natin dyan sa APEC sa opisina na hindi marunong makipagtungo sa mga consumers. Okay? Dito naman tayo. Iwanan na muna natin yan mga APEC na yan. Condolence pala sa family ni Police Senior Superintendent Ulitukit. Dumating na po ang kanyang bangkay ngayon ay nandyan na sa Camp Simeon Ola. Mga 2 days daw po dyan itong katawan o itong remain ni Police Senior Superintendent Ulitukit. Kaya yung mga magbivigil po, pwede po kayong pumunta doon sa loob ng Camp Simeon Ola. Yung mga kaibigan, partidarios ni Police Senior Superintendent Ulitukit. Andiyan na po. Condolence po sa family. Yung mga magbivigil po, dyan po sa loob ng Camp Simeon Ola. 2 days po siya. Nakasabayan ko ngayon, papunta ko rito. Galing palang Metro Manila yun. Ang daming convoy. Dito na, dumaan dito sa Washington Drive at papunta na ng Camp Simeon Ola. Sige, condolence po sa mga sa family. Dito na tayo. Dapat daw ba na ang mga opisyal ng gobyerno ipa-drug test? Gustong-gusto ko 'yan. I-drug test 'yan mga tinamaan na 'yan, timawa na 'yan. Sige, ipa-drug test na po 'yan. Sino magda-drug test? Dapat dun sa kampo sa crime laboratory para walang bayaran. May bayad, pero hindi yung... ilagay mo dyan, negative ha? ito sa'yo. Ganun. Nako, negative yung resulta. Na-drug test na po yan si ganito. Negative po. I-post niyan sa Facebook. Ang galing ha? Negative pala. Hindi naman pala nagdudroga. Sabi nila nagdudroga si ano. Hindi naman pala negative. Nakapost sa Facebook. Ulol! Maniwala kayo dyan! Ha? Maniwala kayo dyan yung mga addict na yan. Ang addict-addict yan. Ha? Meron nga sa amin sa broadcast na dapat i-drug test na naman. Mauna ako. Sige, i-drug test dyan sa Camp Simeon Ola, sa crime laboratory. Hinamon ko pa nga yung mga manager. Manager ng mga radio station. Manager ng FM station, AM station, TV station. Mga manager, hindi ako manager, pero sasabay ako sa inyo sa pa-drug test. Bakit kumagat? Hindi.
O ikaw, KBP chairman, nung una, yung una, hindi yung ngayon. Oh, pa-drug test tayo. Inahamon ko pa-drug test. Ayaw. Oh, bakit ayaw? Alam na. Eh, naku. Ang adik-adik. Oh, tapos yung mga tauhan niya, nagpa-drug test. Okay naman, negative talaga. Ah, yung isa. Ah, yung isa mong tauhan. Ah, ayoko sanang ano ito. Kaya lang, nakakainis na. Kala mo, anilinis. Anilinis, mga adik naman. Ah, tingnan mo ang mga ano nila, ang reaction pagka nakakasalubong mo. Nako. Ha? Makita mo, nanlilisik yung mata pag ano, parang walang kakilala. Naglalakad dyan sa mall. Nakachungki na naman ito. O, oh, diba nahuli na yan? O, oh, nahuli na yan sa isang ano, motel. Nagchuchungki. Ah, nag ano yan, yung nagsasyabo? O, oh, diba nakulong yan? Ay, naku. Ikaw ha? O, oh, mag-drug test tayo, sabay tayo. Pero sa kampo, huwag dyan sa private na kakilala mong doktor. Ha? Eh kayo, kala nyo, gagaling nyo. O, pa-drug test tayo. Kahit anong oras. Eh, sinisiguro ko sa'yo, pag nag-positive ka, ay, nako, hindi nga nag-surrender. Pero nakulong yan. O, may isang tauhan din yan, reporter niya. Dati ano yun? Agent-agent ng PDEA. Ah, nag-agent-agent sa PDEA. Ngayon, ay nahuli ng mga PDEA, nag-uumit ng mga ng mga syabong nahuhuli, kinukuha, ginagamit. Eh, loko-loko pala itong mga, ay nako. At yung kaibigan kong Bumbay, may kaibigan akong Bumbay, dyan sa Daraga. Ipinabasa sa akin yung mga text. Sabi sa, basahin mo itong mga text ng kaibigan mo. O, hindi ko kaibigan yan, adik yan. Ayan na nga, adik ito. At basahin mo, bibigyan kita ng shabu. Libre. Ah, galing ha. Sabi ko, ano, bakit? Ay, yun pala, kinukuha doon yung mga ebidensya ng mga nahuli. Ay, loko-loko pala itong tarantadong ito. bibigyan kita libre ng shabu. Kapalit sex. Oo, galing ha. Kaya pag nasa salubong ko, itong tarantado, tusukin ko kaya ng ano, ng bulpin ang mata nitong tarantadong ito. Ha? Eh, kala mo eh. Ito pa, ito nanira sa akin na tinitira ko daw si mayor, tinitira ko daw. Hindi ako nagtitira pagka walang ebidensya. Ha? Walang kasalanan. Walang kasalanan, titirahin mo. Ano ka, ulul? Ito yung para makapasok siya doon sa radio station. Ayun. Panay, sir, nga, sir, boss, tinira ka na naman ninuli sa programa. Ito daw, oh, ganun. Sabi ko, record mo para ipakita mo kayo. May hanap buhay ka. Ginawang hanap buhay yung programa ko. Inire-record pala lagi, tapos bibenta doon sa mayor. Itong mga walang magawang adik na to. O ngayon, sana, ha? Sana, itong mga magpa-file ng COC, Certificate of Candidacy, sana isabay na ito, drug test. Ha? Isabay na itong drug test sana sa mga magpa-file ng COC. Para maayos. Talagang mawala sa mga kandidato natin na gumagamit ng illegal na droga. Oh, di ba? Napapanahon na para itong ating mga kandidato ay sabayan na ng drug test. Sino kaya ang magpa-file? Siguro wala. Hindi na ako magkakapitan kasi positive. Ay, naku. Oh, di ba? Para kasi pagka malalakas ang loob ng mga yan eh, ay may nasasandalan. Ah? Ay, dapat na isama ng drug test. O pagka mag-file, op, mag-file ka. Ay, drug test ka. Ay, siguro wala na nag-file. Kasi puro naman addicts. Ay, naku. Oh, kayo talaga. Ewan ko sa inyo.
Ay, ito, may mga message na pumasok sa akin, no? Kay Chansey, sabi ni Chansey, Marhay, Naaga, Pade, live, Abu Dhabi City, UAE. Oy, United Arab Emirates ito, si Chansey. Alam mo iyan, Pade, minsan may ano yan, may pig atod akong nadakop kong pusher. Nahiling ko iyan sa city jail, nakakulong. Hindi city jail, provincial jail. Pade, provincial jail. Pinuntahan ko yan dun eh, sinigurado ko kung nakakulong. Nasa labas! ito, pinangalanan niya oh. J.A. Iyan na taong pigtutukar mo. Saro iyan sa nagpahali kay Adam Claveria. Kawawa naman yung tao. Nasa abroad na ngayon si Adam. Ito yung ano, kasi matindi magmura. Masama naman talaga magmura sa ere. Pagka nasa microphone ka po, ay bawal naman talaga magmura sa programa. Kaya ako, hindi ako nagmumura. Itong utang dito, utang doon. Ha? Utang ina, mura ba yon? Utang? Ang hirap maningil. Ng utang. Di ba? Oh, ito, totoo ito. Nung nakakulong ito doon sa provincial jail, hindi sa city jail, ah, Chansey. Pumunta ako doon. Sabi sa akin nung announcer na nagre-report ako doon, puntahan mo doon, i-follow up mo ito. Kasi ang alam ko, nakakulong ito, bakit nasa labas? Di pumunta ako, hinanap ko yung warden. Late pa nga dumating yung warden, nauna ako eh. Pagdating ng warden, sabi ko, sir, magandang umaga po, follow up lang ako, gusto ko lang ma-interview si ano, yung kasama ko sa hanap buhay. Ah, ganun ba? Bakit? Anong? Gusto lang ma-interview ng angkor namin. Oo, nandyan yun, baka ano, mamaya-maya lang, hintayin mo. Kunyari may inutusan, sabihan mo na gusto ma-interview. Okay. Hindi alam ni ano ni warden, na alam namin na nasa labas itong taong ito. Maya-maya, may pumasok na kutse. Kasi may kutseng blue. Yung una niyang kutse. Ngayon, dami ng sasakyan yan. Pumasok yung sasakyan. Sabi ko, ayan na. Lumabas sa kutse niya. Nag-ikot muna doon sa loob. Kunyari, galing sa loob. Niluloko pa ako nung warden na to. Pati itong tarantado itong lulukoyin pa ako. Sabi ko, galing ka sa labas, ha? Yan ang sasakyan mo. Oh. Alam na, kilala ko ang sasakyan mo. Doon, nag-umpisa ang galit sa akin nito, taong ito. Kasi binuking ko siya. Itinatago. Nako, ngayon, bagman. Ha? Bagman ng weteng. Kaya ang yaman na nito. Ilang sasakyan na ba nito? Ang dami. O, ngayon, pinasabugan ng granada. Ha? Pinasabugan ng granada. Nung una, binaril yung ano, yung sasakyan. Ngayon, granada na. Bakit? Ha? Bakit? Hindi ka ba nagbayad? Oh, di ba? Ang droga po ay nakakamatay. Pag hindi ka nagbayad dyan sa kinuha mo, patay ka. Diba? Oh, kaya dito itong brats. Ay, darating si ano? Darating si General Omar Buenafe. Mag-uusap naman kami sa kampo mamaya. Itong mga tarantadong ito, mga adik na to. Eh, alam naman eh. Kaya lang. Talagang napakalakas ng loob. May amo eh. Ang lakas sa kanilang mga amo. Pagka natapos ang termino ng mga amo nito, mga timawang ito, ha? Tutusukin na yung mata nyo. Kakalusin na kayo. Kaya, kala nyo habang buhay kayo dyan, ang posisyon ng amo nyo, hiniram lang yan sa taong bayan. Pagka natapos yan, ha? Pag natapos yan, kala nyo kung saan na yan, tatakas na yan sa sobrang kasalanan yan. Pare-pareho lang naman tayo mamamatay, di ba? Kaya lang, ako mapupunta akong langit kasi totoo ang sinasabi ko, kayo hindi, mga sinungaling kayo. Saan ang punta nyo? Ay, doon kayo sa impyerno. Hindi po tayo magsasama-sama. Ha?
Kaya bahala kayo sa buhay nyo. Mga ulol kayo. Ngayon, namamayagpag kayo. Dami nyo sasakyan. Okay. Anak ko. Nung una, kasama ko yan sa isang station. Baguhan pa lang yan dito eh. Nako, talagang hirap kami. Hirap na hirap kami. Ni pangsaing nga namin, wala. Parehas yan. Nangihiram pa yan sa manager namin noon. Noon, ang manager namin, si Larry Brocalis. O, doon kami nangungutang ng pangsaing. Boss, wala pa kami pangsaing. Alas 12 na. O, sige ko na muna kayo doon sa tindahan. O, di, utang dito, utang doon. Ha? Ngayon, ang yaman na. Ah, may restaurant. May mga printing-printing, may radio station na. Ha? Naku, ang yaman na. Congratulations na lang sa'yo. Mabuhay ka. Pagka ikaw, kinalis ka na ni Lord, bahala ka na rin sa buhay mo. Hindi tayo magkikita sa kabilang buhay. Ay, naku! Bueno! Diyan na muna natin yung mga addict na yan. O yung mga apidea, bakit hindi nyo pa hinuhuli yung mga yan? Ha? Kahit nakalista na sa inyo. Ibinigay ko na nga yan noon kay, ano, kay Bato nung pagpunta rito. Gawa ko ng report. Binigay ko. Ano, malakas talaga eh. Brad eh. Brad. Dapat dito Brad. Bicol Region Against Drug. Yan, Brad. Mimbira ko dyan sa Brad. Sana nga pala isinuot ko yung ano ko, yung damit kong Brad. Ah, bukas! Susuot ko yung damit kong Brad. Kasi nandyan si General Buinape, ang founder ng Brad. Bicol Region Against Drug. O, diba? Mabuhay kayo dyan sa Brad. Dyan sa Camarines Sur. Napaka-active. Dito sa Albay, mukhang ano, basta na yung Brad natin dito. Mukhang hindi ah, mukhang mahina ah. Hmm? Oh, ito naman, dito naman tayo. Eh? Itong mga negosyanteng pare. Oh! Napapanahon na, magbabayad na kayo, magta-tax na kayo. Mga tinamaan din kayo. Ah? Eh kayo pa naman ang mga malapit kay Lord. Malapit kay Lord, ano na ang yaman nyo? Wala kayong pakundangan kung maningil din. Ha? O, di ba? O, tingnan nyo itong ano. Ako, hindi ko man ano ha, sasabihin ko na maganda. Maganda, sabagay maganda talaga itong INC. Ha? May eskwelan sila, mura lang talaga. Ang paaralan ng mga ito, Iglesia ni Cristo. Mura ang pag-aral dyan sa kanila. Doon sa Maynila, sa ano yun? Sa may Quezon City? Sa may templo? Ano bang eskwelahan yun? Paaralan ng iglesia na yun? Eh kasi doon ako bininya ganung una. Natiwalag lang ako. Mga Brad, mga kapatid. Sa New Era. Yeah, di ba? New Era. Mura ang ano dyan, tuition. Pero pagdating dito, sa pag-aari ng mga pari na to, nako! Bawal ka mag-promi. Magbayad ka baka, bago maka-exam. Ang mamahal na nga ng paaralan na to. Tingnan nyo, tax-free yan. Oh, sino may ari ng hospital? Pare. Ang mahal ng bayad. Ha? Libre, tax-free. Kasi pare. Pagka sinabing pare ang may-ari, oh, tax-free yan. Ha? Yung paaralan. Anong mga paaralan dito ang pag-aari ng mga pare? Ha? O, yung doon sa Rawis. O, di ba? Iba na nga pangalan ngayon. University of Santo Tomas na. O, di ba? Mahal-mahal ng mga tuition dyan. O, dito sa may pag-aari din ng mga madre. Dyan sa may Rizal Avenue. O, di ba? Mahal! O, itong dito sa may Albay. Pag-aari din ng pare. Mahal! O ngayon, napapanahon na. Sabi ni Digong, dapat magbayad na rin niya ng tax. O yun, sige, pabayarin nyo. Eh, ginawa lang na ano eh, pangalan lang nila yung paaralan. Kasi, malibre sila sa tax. Tax nyo. Utax dito, utax doon. Ikawawa itong mga pribadong ito, nagbabayad ng tax. Pero itong mga pari, hindi. Aba, unfair naman.
Ha? Naku, ang daming message na sa akin pala. Ay, naku! Kaya kayo, ha? Ito. Iyo pa di. Ayo si Pig banggit mong ang pabistong pideya. bako man yun chance. If I'm not mistaken, hindi po yun. Hindi man yung nag-agent sa PIDEA. Yung nag-agent agency sa PIDEA, si Jeff. watching. Bakit ito? Nag-ano talaga itong ano ko? Nagkakadiferensya talaga itong unga-unga kong cellphone. Kita nyo ha? Yung mga pare, pasensya na po kayo, mga father. Eh, kasi ito naman talaga ang totoo. Ha? Ito po talaga ang totoo. Ang mamahal naman ang mamahal ng singil nyo. At tingnan nyo, pagka may bibinyagan, pagka maingay yung mga bibinyagan, nagagalit ang pare. Di ba? Eh, siya lang ang gustong maingay. Pagka na-late, yung bibinyagan, pagagalitan ka. Oh, kanina pa ako dito, naghihintay kayo, ngayon pala kayo, grabing galit nung pare. Pero pag siya ang na-late, sabihin niya gan, para kay father, ibigay na kaagad. Ay nako, bakit ba? Meron nga ako, minsan may insidente, inuman kami. May kaibigan din kaming pare eh, nakipag-inuman. Pade, father, ito yung anak nito, bukas bibinyagan. Kasi bukas fiesta. Ay, nandun si Father Dispiras, nakipag-chika-chika, inom-inom. Okay. Bibinyagan bukas yung anak mo? Opo, Father. Dalhin mo na dito. Dinala dun yung bata sa inuman. Ito yung bibinyagan bukas? Opo, Father. Sige, binyagan na natin. Bininyagan dun sa inuman. Para bukas, hindi ka na mainitan dun sa ano. Masabay-sabay ka, Panginoon. Kita nyo, pwede naman pala ganun. Ay, naku mga father. Ay, tubig naman. Holy water daw yun. Yung panchiser. Ay, naku. Nabinyagan. Para wag ka na bukas. Dala ka dito ng pulutan. Nagdala ng pulutan. Ang dami. Tapos yung ibos, yung itlog, padala pa kay father pag-uwi. Ang swerte ng mga father, ano? Mag-father na kaya ako. Kaya sa bagay, father na ako eh. Lolo na nga ako. Mayroon pa insidente. Pumunta kami ng isang kagawad. Yung buhay palang ipiplay ko. Nakalimutan ko na si Roy Di Makulangan. Sige, mamaya ako na yan, ano? I-play muna natin yung kay Roy kasi nanonood siya ngayon. Yung kay Roy Di Makulangan. Paalis na po ngayon pala. Congratulations sa mga atleta ng Legazpi. Paalis na po sila ngayon para sa palarong pambansa, patungo po ng vegan. Sige, i-play natin, pakita natin. Kakaya kay Pading Roy. Nalibang na. Ayan. Balita ko, paalis na po ngayon na patunta na sa palarong pambansa ng vegan. Delegate na rin sa palarong pambansa ng vegan. Okay, ulitin natin kasi mukhang nag-e-echo. Okay ha? Kasi Sir Roy, kumusta na yung ating mga delegado?
So, kung gusto na po ang okay, ayan. Yan ah. Yan ang pahayag ni Mr. Roy Dimakulangan, ang sport coordinator ng siyudad ng Legazpi. Di ba? Papunta na po sila. Mamayang yung bus naka-ready na. Yung mga atleta ng Legazpi ay handang-handa na para po pumunta sa palarong pambansa, lumaban doon sa Vigan, Ilocos. O yun ha. Galing ha. Doon ang laro pala. Sige, good luck sa mga atleta at salamat kay Roy Dimakulangan ng City Hall. Sige. Okay, 5 minuto na lang tayo para pansamantala magpaalam dito po sa programa. Hindi na naman nakisamang itong ating iPad na ano, bulok na siguro itong Apple na to. Oh, ito, bulok na siguro to. O sige, salamat sa mga nag-antabay dito po sa atin sa programa. Salamat sa ngalan po ng aming station manager Sir Rhymes, and dyan si Fairly. Okay, salamat. Kasabay pa rin natin dito si Terence Pableo. Si JR siguro mamaya pa. Ha, bukas. Ha, every other day pala kayo. Ah, hindi. Ah, may lakad lang. Oh, sige. Good luck sa iyo, JR. Salamat sa mga nagpaabot ng mga mensahe dito sa atin sa programa. Ito ang programang Takada ni Noli Ferrer. Salamat. Hindi lang basta TV ang bagong TV. Ito ang my own TV, mga kapitbahay. Ha? Magandang tanghali na po. Sige, kain na. Bukas na naman po sa dating oras. Dating himpilan. Dating mga kasama. Ewan ko. Sige, salamat. Mabuhay po tayong lahat. God bless. Salamat. Sana umulan na ng pera. Bye-bye. Rock me in the cradle in them old cotton fields.
Ito ang bagong TV, may own internet TV. Kapitbahay mo!